Ang paghahanap sa iyong soulmate ay talagang napaka-espesyal. Maaaring hindi mo laging nare-realize na nakilala mo na pala siya. Ngunit kung mas makikilala mo siya ng maigi ay lalong lalakas pa ang inyong pagsasama. Masasabi mong ito ay higit pa sa kapareha o kasintahan. Ang soulmate ay naglalagay sa isang relasyon sa isang bagong level. Sa halip na magkaroon lamang ng pansamantalang romance at pag-iibigan, ang taong dapat mong makasama magpakailanman ay magbibigay sa iyo ng isang kaibigan, kaligayahan, komunikasyon, kumpiyansa at marami pang iba. Sa tuwing kasama mo ang iyong soulmate, lubos kang nasisiyahan at kahit na hindi mo ito kasama, nais mong maipagmalaki ka niya sa lahat ng iyong ginagawa. May mga tao naman na natatagpuan na ang kanilang mga soulmate kahit na napakabata pa nila at nalalaman nila kaagad na ang taong ito ay hindi tulad ng iba. Ang iba naman ay hindi nagkakakilala hanggang sa tumanda na ito o mapagtatanton ang kanilang pinakamatalik na kaibigan pala o lost love ay ang kanilang soulmate. Mayroong mga oras na ikaw ay ganap na nasisiyahan sa kanila o ikaw ay maligaya sa kanilang piling. Ngunit mayroon din namang oras na hindi mo nais silang makasama sa iisang gilid. Tandaan mo, ang lahat ng mga relasyon ay mayroong ups and downs, ngunit kung ano ang naging pagkakaiba sa iyong soulmate ay maaari kang bumalik mula sa isang bagay na talagang napakapangit, ngunit nananatili pa rin sa puso mo ang labis na pagmamahal para dito. Ang iyong zodiac sign ay maaaring hindi naniniwala sa kanila o kahit na paghahanap sa isang soulmate, ngunit ang pinakamagandang bagay tungkol sa soulmate ay nagpapakita lamang ito kapag handa ka na para dito. At kapag nasa madilim na parte ka sa iyong buhay, lagi silang nandyan upang maging isang balikat na iyong iiyakan o isang tao na magpapasaya sa iyo. Kung gusto mong malaman kung anong edad ang iyong zodiac sign na tutulong sa iyo upang matagpuan mo ang iyong soulmate, ipagpatuloy lamang ang panonood sa aming video. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. Let's go! Aries. Makikilala ni Aries ang kanyang soulmate sa edad na 21. Panahon na kung kailan sila ay kapwa mature na at pinag-iisipan nila kung ano ang kanilang mga gusto sa hinaharap. Ito ang pinaka-importanteng panahon para makita nila ang kanilang soulmate na perfectly fit para sa kanila. Hindi tinatago ni Aries ang kanyang totoong sarili mula sa sinuman, ngunit mayroong mga pagkakataong nakakasama mo siya sa kanilang likas na pag-uugali, pakikipag-party, pagsunod sa kanyang pangarap at pagsasaya. Makakatulong ito para makilala mo sila ng maigi. Ang yugto na ito sa kanilang mga buhay ay tungkol lahat sa pagsasaya sa buhay. Sa kanilang 30 taong gulang, tungkol naman ito sa kanilang pagsasettle down na parehong gusto ng bawat isa. Taurus. Makikilala naman ni Taurus ang kanyang soulmate sa edad na 16. Napakalinaw. Ito ay napakabata pa ngunit mayroong mga bagay na pumupukaw tungkol sa pagiging bata at sa kanyang pag-ibig. Sinasabing napakaseryoso ng mga Taurus kung magmahal. Hindi alam ni Taurus kung ang relasyon na ito ay may pupuntahan. Ngunit sa isang edad na ang lahat ay misteryo pa rin at ang inyong mga kaibigan ang may pinakamalaking puwang sa inyong buhay, ang pagkakaroon ng isang soulmate na nakakaintindi sa lahat ng iyong dinadanas ay ang tanging kinakailangan nito. Gemini. Makakatagpo ni Gemini ang kanyang soulmate sa edad na 19. Ngunit may mga pagkakataon na hindi alam ni Gemini na natagpuan na pala niya ang kanyang soulmate hanggang umabot ng ilang mga taon. Kung makikita niya ito sa kolehiyo o pagsasama-sama sa mga kaibigan, mayroong isang napakalakas na pagkakaugnay ang dalawang ito. Magi-click ka agad sila at makakaramdam ng kapanatagan sa isa't isa na parabang matagal na silang magkakilala. Hindi komportable si Gemini na gumawa ng mga pangako sa sinuman ng agad-agad at sa kanyang edad ay mapapaisip ito ng makailang beses. Ngunit kahit na mawala ang ugnayan nito sa kanyang soulmate sa maraming taon, palaging nasa isip nila ito hanggang sa ipagtagpo sila muli ng tadhana at pareho na silang mature kung mag-isip. Cancer. Pinapangarap na ng isang Cancer ang tungkol sa true love mula noong siya ay maliit pa lamang. Kung kaya ay hindi na nakakagulat na makatagpo niya ang kanyang soulmate sa edad na 15. Ang pinapangarap na relasyon ng isang Cancer ay puno ng pagmamahalan at paggalang, dalawang napaka-importanteng bagay na natutunan nito sa murang edad. Ginagawa ni Cancer ang kanyang soulmate na magmukhang inosente at mature ng sabay.
ang paghawak ng mga kamay at mga inosenteng halik, kasama ang pakikipag-usap tungkol sa lahat ng bagay, gaano man kahirap, ang mga bagay na ito ay wala sa mga taong mas matanda pa sa cancer, kaya patuloy pa rin nag-iisip kung paano ito gagawin. Ngunit sa mga kanseryan ay napakadali lamang itong gawin. Leo. Kinaiilaga ni Leo ang ideya na magkaroon ng isang seryosong relasyon hanggang sa mapag-isip nito kung ano ang unang-una nitong gustong maabot sa buhay. Ito ay maaaring tumagal sa ilang sandali at tsak may ilang mga panahon na magtataka siya kung ang kanyang desisyon na maghintay ay tama. Ngunit sa huli ay nagtatapos ito ng pinakamahusay na versyon ng kanyang sarili sa mga oras na yon. Makikilala ni Leo ang kanyang soulmate kapag siya ay nasa edad na 25. Sa ngayon, alam na niya kung ano ang nais niyang gawin sa buhay. Gumagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili at napakabata pa niya para sa pag-ibig at mararamdaman na parang isang teenager. Para kay Leo, hindi mahalagang edad. Basta't masasabi niya na nalubos niya na ang lahat ng oportunidad na mayroon siya sa buhay. Virgo. Marami nang narinig si Virgo tungkol sa soulmate mula sa mga taong nakatagpunan nila ang kanilang mga true love. Ngunit palaging nahihirapan si Leo na maisip ang kanyang sarili na makahanap din siya ng kanyang soulmate. Kahit gaano pa niya sinusubukan o hindi sinusubukan, hindi niya mahanap ang koneksyon na hinahanap niya sa isang tao para maging kanyang soulmate. Kahit na kailanman, hindi ni Virgo mahanap ang kanyang romantikong soulmate at lagi siyang magkakaroon ng kaibigan na para din kanyang soulmate. Ang mga Virgo ay exception ng rule na hindi mo kailangang ma-inlove para magkaroon ng isang soulmate. Sa halip, pinupuno niya ang kanyang buhay ng mga makabuluhang relasyon sa pag-asang makakahanap siya ng isang taong medyo malapit na maging kanyang soulmate. Libra. Matatagpuan ni Libra ang kanyang soulmate sa nakakailang na sitwasyon sa edad na 20. Kung saan hindi na talaga siya teenager at hindi rin naman may kasapatan sa gulang, magkakaroon ng mga disbalanse sa buhay nito. Maaaring humantong sa paghahanap ng sarili at paghahanap ng mga sagot para dito. Mahahanap ni Libra ang kanyang soulmate sa isang matalik na kaibigan, isang tao na maaari niyang kausapin na matagal na oras at makakalimutan niya ang lahat ng ilang sandali. Kahit na walang nangyari sa pagitan nilang dalawa na napakabilis, palagi siyang nagpapasalamat na magkaroon ng isang tao na sumasang-ayon sa kanya. Isang taong makakabasa ng kanyang mga iniisip. Scorpio. Matatagpuan ni Scorpio ang kanyang soulmate sa edad na 22 gulang. Bilang bata sa edad, hindi pa niya talaga alam kung ano ang gagawin kung paano niya ilalabas ang ritong napakatinding emosyon na kanyang dinadala. Hindi niya nais aminin na mayroon siyang matitinding nararamdaman sa isang tao sa mura pa niyang edad. Ngunit nakaka-excite at nakakaaliw sa kanya na magkaroon siya ng isang soulmate. Ang soulmate ni Scorpio ay isang taong nakasama na niya ng napakaraming pagkakataon kasama ang iba pang kaibigan at kapamilya at kahit hindi sila magkasama, palagi niya itong iniisip. Hindi tulad ng ibang mga relasyon, ang ganitong pakiramdam ay napakabago sa kanya kung kaya't pahahalagahan at iingatan niya ito. Sagittarius. Gustong-gusto ni Sagittarius na maging malaya at maging independent, kaya't hindi niya makikilala ang kanyang soulmate hanggang siya ay dumating sa edad na 28. Ayaw din niyang mag-isip tungkol sa commitment hanggang sa kanyang mid-20s, kaya't nararapat lamang na ang kanyang soulmate ay hindi magpakita hanggang sa masimulan ang isang bagong yugto sa kanyang buhay. Kakailanganin ni Sagittarius ang sapat na oras, space at kalayaan sa lahat ng oras. Capricorn. Ang mga Capricorn ay napaka-reserved tungkol sa kanilang soulmate sa pangkalahatan. Madalas pinagkukumpara ng isang Capricorn na isang makatotohanan at seryosong relasyon sa isang soulmate na parang laro-laro lamang at hindi seryoso. Marahil sa edad na 30 ay makakatagpo si Capricorn na kanyang soulmate. Sa panahong ito ay natuto na siyang tanggapin at asahan ang mga sorpresa sa buhay. Kaya kapag sa wakas ay makilala niya ang kanyang soulmate ay mapapaisip siya, bakit hindi? Mas gusto ng mga Capricorn ang ideya na makasama muna ito bago maging seryoso at namnamin ang matatamis na sandali na kasama ito pang matiyak na ito na talaga ang nakatadhana para sa kanya. Aquarius. Si Aquarius ay hindi tulad ng uri ng tao na mabilis ma-inlove at sa ganitong napakamurang edad, 13 gulang.
Ang soulmate ay hindi lamang tungkol sa romansa kundi ito ay tungkol din sa pagkonekta sa isang tao sa pinakamalalim na level. Ang mga Aquarius ay madalas hindi nakakaramdam ng pag-unawa sa ibang tao. Ngunit sa mga panahon na nangangailangan siya na isang tao na makikinig at mamahalin siya, kahit na ano paman, isang soulmate ang pupuno dito. Si Aquarius at ang kanyang soulmate ay gugugol ng buong gabi sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan at gagawing mas matatag pa ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Iginigiit ni Aquarius ang isang matibay na pundasyon bago mangyari ang ano paman. Kaya kinakailangan mo magdahan-dahan sa kanya at kuhanin ang kanyang tiwala na siya ay napaka-importante para sa iyo. Gaya ng pagtitiwala din niya sa iyo. Pisces. Gustong-gusto ni Pisces ang pag-iibigan ng soulmate at lihim na pinapangarap ang tungkol dito hanggang sa matagpuan niya ang mga ito. Kapag kinukwento niya ang tungkol sa kung paano siya at kanyang soulmate ay nagkakilala noong siya ay 17 taong gulang, gagawin niya ang lahat ng bagay tulad ng nangyari sa fairy tale. Ang pag-ibig sa edad na 17 ay magiging napaka-espesyal para dito, lalo na sa edad na ito. Napakaraming kahulugan. Maaaring magsimula siya sa panibagong kabanata sa kanyang buhay o makatagpo ng mga bagong tao na makapagbibigay ng bagong pananaw sa buhay. Ang soulmate ng Pisces ay magiging isa sa mga kapanapanabik ng bagong pakikipagsapalaran upang magsimula ng bagong buhay. Palagi nating tatandaan na ang mga bituin ay gabay lamang. Meron tayong tinatawag na free will. Gamitin natin ito. Guys, you can support us by simply leaving a comment below at i-like ang ating video at i-share ito sa inyong mga kapamilya, kapuso, kapatid at kapalaran. This is Mr. Y of the Filipino Channel. Maraming salamat at magandang umaga!